Lagi mo makikita sa mga successful mindset individuals na to, yung lagi silang passionate sa ginagawa nila. Yung tipong pag may nagustuhan silang isang bagay, gagawin nila agad at ipi-perfect. Tatry nilang gawing perfect, kundi man perfect, imamaster nila yon. Mga addict kumbaga. Madali silang ma-hook sa mga gusto nila and yung passion nila or burning desire nila to achieve that goal ay lagi nandun. At they're always winning. Hindi naman lagi, no? But yung mentality nila is winning mentality, meaning kahit hindi nila na-achieve yun na maganda, they get something out of it. Naging habit na nila yan, naging competitive sila, or paano nila gawin yung mga bagay na usually ginagawa o pinapractice, ina-apply din nila dun sa mga what they're passionate about. So if they're passionate with arts, gagalingan din nila, ibibigay rin nila yung best nila. Kung hindi man sila nakapag-perform well dun sa mga other stuff na ginagawa nila, may nakukuha sila out of it, which is sometimes yung connection. So, sumali siya sa isang group or community na may ganitong mga bisikleta. So, siya naman is passionate with the bikes, pero hindi siya super talented sa bikes. Magkaroon lang siya ng community doon, masaya-masaya na siya. Mabuo niya yung mga pyesa ng sarili niya, masaya na siya. Hindi man sa sobrang galing. So, Japorms lang, no? If you can't perform, Japorms. Hahanapin mo lang lagi yung winning side bets doon. So, kung hindi ka naman totally nanalo 100% doon sa competition, you win some friends. You want a connection. Yung pala mga naging kaibigan mo na build mong connections doon are also into some other businesses na they also with the same interest as you. So, baka doon makapag-collab din sila. Baka doon magkaroon sila ng negosyo. So, ganun lang sila mag-isip. Their vision are always the searching for positivity sa lahat ng ginagawa nila. So, dapat i-adapt natin yun. My takeaway point is, stay true to your intentions. Bring value to the people around you. And success will definitely follow. Maraming salamat po mga ka-Zesta and Amikatlo Korea. And this is not one, not two, but my 3 cents.